Ay, qué hello, bro. Mega shoutout. Hello, hello, Kuya Jobert. Mega shoutout sa iyo, Madam Plastic. Hello, bro. Good evening. Bonsoir. 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 Yes, bonsoir, Tolmon. Salamat, Kuya. Kuya. Kuya Don. Yes, bro. Saan po kayo? Sa France po kami, France. A France. Kasi nga, naiintindihan ko France, yung mga at Frances din ang mga ano, yung ancestors ko eh. Yes. Di ba ha? Ipamangking nga si Pumarin eh. Yeah, Pumarin. Yeah. Ayan kuya, paano po kayo ano na padpad dito sa Ilaflab mo eh, Kuya Jobert? Sino po yung gusto nyong pasalamatan? Ay, na-invite po ako ni ni Tio and Maya po Vlogs. Ah, okay. Yes po, sa ating kapatid. Salamat po sa opportunity na actually makapunta sa inyong live stream. It's an opportunity po. Oh, kami rin po ay maraming kakakalan na may nag-guest namin. Alam nyo, itong show na to natutuwa ko kasi nga may mga kababayan tayo na minsan, di ba, meron si wala silang means para sobrang busy nila para batiin at kamustahin yung mga mag-anak nila sa Pilipinas. Ito ay programa namin. Yes. Isang medium para magawa namin, magawa ninyo yan. Yeah. Kaya kayo ang bida rito. Hindi kami pabida-bida lang kami. Kaya cut the crop. thank you po. Siguro naman sir, alam niyo yung sinasabi ko. Sorry, I'm expressing. Yes po. Yes po. Ang sarap nga po tumawa kasama kayo. Ang sarap tumawa kasama kayo. Everybody happy. Yes. Ang sarap po, ang sarap. Ay, yun po. Ako si Kuya. Namumukha ka sa? Namumukha mo ako. Hindi mo ko pinagsalita dati eh. Kaya yung Jobert eh. Pag may bigyan kita. Oo. Bigyan kita kayo, brother. Oh my gosh. Kay Kuya lahat to, ha? Yes, Kuya, huwag ka magsalita. Sige. Hi, Kuya. Ayun po. It's your turn, Kuya Jutton. Yes. Ang akin pong idol ay ang aking tatay. Siya po ang hero ko. Bukod siya ang hero ko, ang pangalan niya Bayani. Bayani Capio. Yes po. Talaga po. Kaya po siya ang aking hero, siya aking idol. Kasi kami anim mga kapatid, talaga pong binigay niya po yung best para sa amin. Siya po yung naging example namin, huwaran. At talaga pong kahit na po kami na sa liblib na baryo sa dulo ng Quezon Province, kami po ay pinag-aral pa sa Maynila para lang mabigyan ng magandang education. Talaga pong I'm proud po ako sa tatay ko talaga, sa aming tatay. Tatay, may hero, may idol, kasi Bayani Capo siya. Bayani, hero. Di po ba? Napakaganda talaga. Talaga amen. Pong, Kabuchan. Kabuchan po, apelido nyo. Capio po, Capio. 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 Hindi po Caprio, artista po yun. Leonardo, meron din mga ano yung mga, nung hindi pa tayo kitsyan, yung mga maling no Capre. Yes, yes. Salamat po, salamat. Mega po yung proud ko sa tatay ko. Ba't ano ang pahalalit ng tatay mo, Kuya? Bayani Capio. Bayani, nasa Pilipinas po ba siya? Opo, nasa Pilipinas po siya. Sana pa manonood siya, no? Sana nanonood kayo, nanonood ba siya? Hindi, ang family ko lang po, ang mother ko at saka ang aking mga kapatid baka nanonood kasi walang signal sa amin eh, mahina okay signal. Okay lang yan, alam mo ba na pwede nilang i-record to? Maganda nito, may replay to sa YouTube, kaya yes. Pwede ninyong i-record sa YouTube, panood mo sa daddy mo. Opo, pwede po ba akong mag-shoutout sa kanila? Yes, okay, sigaw mo sila. Shoutout nyo, yes. Hey, love shoutout nanay, tatay at sa aking mga kapatid, salamat sa inyong suporta at laban-laban lang sa lahat ng nangyari ngayon. And salamat sa opportunity na kayo mabati ko, makita ko kayo, makita nyo ako na nandito, na maayos kami dito. Salamat talaga po sa lahat. Salamat din sa programa po ninyo. Marami kayong napapasayang tao, Kuya Jobert, Madam Plastic. Salamat po sa inyong programa kahit nandito tayo sa malayo sa ating bayang Pilipinas, pero andyan kayo para tayo ay magtulungan at magkaroon ng magpalakasan sa bawat isa. Yes. Okay, so maraming salamat. At shout out po kay Junte Cribus, kay Pio and Maya Vlog sa Parks Opportunity na kami ay na ako yung invite dito. So magandang araw sa inyong lahat. Eh, naimbita ako rito siguro. Sabi kasi ano to, praise and worship ba? Eh, yun. So, sabi ko, magandang opportunity to.
Hindi naman kailangan sa lahat, di ba? Alam naman ng mga tao noon pa kung ano nangyari sa buhay ko. Nung, kasi maraming guesting na rin ako sa TV. Tito Boy, kay Tito Boy Abunda, kay Carla Estrada. Marami pang iba, marami pang mga shows. Tapos, marami na rin akong mga inatinan na mga gathering, tos mga testimonies na mga churches na kinuwento ko yung buhay ko. Simple lang naman yung gusto kong ano, i-share sa inyo. Kasi, di ba, yung, alam nyo naman kung saan ako galing. Galing si Kuya Jobert sa isang mahirap na buhay, maraming pinagdaanan. galing sa yung kinuwento ko noon, nakatira lang ako noon sa jeep. Tapos, inabot kami ng Undoy. Sipin nyo yung tatlong damit na natitira sa akin, nakita ko maanod sa jeep palabas. Tapos may mga gabi na kailangan kong matulog ng nakainom lagi dahil pinapapaka ko ng lamok sa jeep. Dahil hindi ka makakatulog pagka wala kang, pag hindi ka nakainom kasi nga, hindi na alam ko yung katawan mo. Tapos may mga gabi na umiyak ako sa Diyos, minumura ko siya. Minumura ko talaga siya literal, iyay ka, totoo ka. Patayin mo na ako kasi wala naman na silbi yung buhay ko. Sino ba naman yung matutuwa na araw-araw kinakain ka ng lamok, pinagtatawanan ka ng mga tao ito kung nakatira sa lumang jeep? Sino mag-aakala na, na yung pakipag-usap mo sa Diyos araw-araw ay magubunga ng ganito, di ba? Kasi minsan ng tao, likas sa atin yung ano yung wala ka na ng pag-asa pag akala mo ay yung sunod-sunod na yung mga pinagdaan mo sa buhay, yung wala ka ng pag-asa, yung nandun ka na lang sa sulok, naghihintay ka na lang mamatay. Pero sa mga pagkakataon na yun, papaalala sa iyo ng Diyos palagi, na pagdating ng mga panahon na i-bliness ka na niya, maaalala mo yung panahon na hinihiling mo yung kabaliktaran dun sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Gusto mo na mamatay, gusto mo na sumuko. Pero yung mga panahon na nagdadasal ka ng gano'n, na minumuro mo yung Diyos, mas lalo siyang natutuwa nun. Kasi di ba, mas nagiging totoo yung panalangin mo sa Kanya. Mas nagiging totoo yung pakikipag-usap mo sa Kanya, hindi yung katulad ngayon, pag nagdadasal tayo, automatic na lang, di ba? Parang obligasyon na lang natin, tutulog tayo sa gabi, Panginoon, thank you, Panginoon, thank you, Panginoon, thank you. Madalas din mapansin mo lahat ng panalangin natin, puro thank you. Kasi, hindi ka sa tao magpasalamat sa mga gandang bagay lang na nararanasan natin sa buhay. Pero pag dumating yung mga mabibigat, nakakalimutan natin minsan yung Diyos. Di ba? Parang nagagalit tayo sa Kanya. Na feeling mo, pagka may nangyayaring negative sa buhay mo, sumpa na yun. Di ba? Hindi ka na niya mahal. Lahat, para sa akin, naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay blessing. Blessing in this, guys. Kasi minsan, pagka sobrang proud mo, ibababa ka ng Diyos. Minsan naman, pag sobrang baba mo, itataas ka ng Diyos. So, lahat blessing. Kasi, yung pinaka, sabi nga sa Biblia, yung pinakamaliit na posisyon, iaangat niya yun. Tapos yung pinakamataas, ibababa niya yun. So, feeling ko, although struggle ko everyday yung pagsunod sa Panginoon, ang dami ko ring weaknesses eh. Lalo na, tandaan ninyo, pag nasa trabaho kayo, nasa showbiz kayo, doon mas malakas ang tukso. Pero, di ba, bilang Kristiyano, kaya ka nga nilagay ng Diyos doon eh. Sabi nga, merong hindi nilalagay ng Diyos isang sitwasyon na hindi ka makakatakas. So, feeling ko lahat ng nangyayari sa buhay natin, may dahilan, may purpose. So ito yung purpose ko. Yung lahat ng kawasakan ng buhay mo, yun yung magiging patutuan ng buhay mo. Diba? Sino mag-aakala na magiging artista ako ngayon? Sino mag-aakala na nakatira ako sa jeep, pupunta ako ngayon dito sa Canada? Yung mga tao na pinagtatawanan ako, yung mga tao dati na natutulog ako, na pinupuntaan ako sa jeep, pinukuha yung kumot ko, sinasabit sa poste,
pag pinagtatawanan nila ako, natutulog ka doon, kukunin yung kumot mo, itatapon sa poste, habang ikaw giniginaw ka. Mga panahon na yun, wala kang kakampi. Diba? Ang naging kakampi ko lang siguro noon, kahit hindi ko alam, kakampi ko yung Diyos. Naman bakit? Kasi nung natapos na lahat to, unti-unti na ako nakilala, doon mga panahon na okay na ako, sensado na ako, nagdagsala ko minsan, parang pinapaalala ng Diyos sa akin. Kung pinatay kita noon, mararanasan mo pa kaya ngayon itong mga buhay na ganito. Sikat ka na. Kung paano ako pinagtawanan ngayon, ngayon, pinupuri ka na nila. Nanalo ko ng mga awards, pinakamagaling na komedyante ka sa Pilipinas, best comedy actor ka. Ngayon, dati natakwil ka na ng mga kaibigan mo, ayaw ka nang patirahin sa bahay, doon ka na sa gym nakatira. Ngayon, pinag-aagawan ka ng mga network kasi magaling ka. Diba? Lano, para saan itong lahat na ito? Diba? Para sa akin, para mag-glorify yung Panginoon. Diba? Huwag yung titingnan, huwag natin tingnan kasi yung mga tao doon sa pinagdaanan nila. Tingnan natin yung kakayahan ng Diyos na kumilos sa buhay nila. Dahil kung tayo, hindi natin talaga kakayanin, di ba? Lahat gagawin natin para ma-achieve natin goal natin. Pero hindi tayo magtatagumpay, di ba? Pag wala yung Panginoon sa buhay natin. Yes, mag-fail tayo. Lagi tayo mag-fail, di ba? Pero andun, kaya nga andun yung cross eh, di ba? Namatay ang Diyos sa cross para sa mga kasalanan natin. Ako, never ako naging proud sa nangyari sa buhay ko. Pero, di ba, nagiging, natatakpan yung lahat dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa akin, di ba? But hindi ko kinahihiya nangyari sa akin lahat yun, di ba? Hindi ko kinahihiya na tumira ako sa jeep, hindi ko kinahihiya naging addict ako, hindi ko kinahihiya na naaasar sa akin yung buong tao noon, nandidiri sa akin, pero lahat ng yun pinalitan ng Diyos ngayon, di ba? So, hindi lang ako, lahat tayo, alam ko dumadaan sa mga ganong pagsubok. Pero one thing is evident dito sa buhay natin. God is always there. God is always there to look after your needs, yung weaknesses natin. Hindi naman lingit sa Diyos 'yan. Lahat ng tao, individually kilala ng Diyos 'yan, di ba? Kilala niya kung ilan yung buhok mo, alam niya yung mga pinagdaanan mo, alam niya kung saan tayo magtatapos. So ang pinaka-trabaho lang natin siguro, suko natin yung buhay natin sa Diyos. And pag naibigay na niya sa atin yung mga kahilingan natin, ang gusto ko nga i-share yung ano eh, di ba? Parang kay Daniel dati. Yung tatlong kaibigan ni Daniel doon. Sabi gano'n nung hari, Nebuchadnezzar yun, sabi gano'n. Pag hindi kayo nag-worship doon sa sa ginawa kong santo, yung golden statue na yan, pupugutan ko yung ulo. Sabi gano'n nung tatlo. Alam, eh yung pinaniniwalaan namin Diyos, kaya kaming iligtas dyan sa'yo. Na itapon mo kami dyan. Pero kung hindi man kami ililigtas ng Diyos namin, gusto ko malaman mo na hindi pa rin kami sululuhod sa Diyos-Diyosan mo. So yun lang yun. Pwede tayo mabuhay din sa mundo, pero kailangan hindi tayo umayon sa gusto ng mundo. Mahirap, pero kaya natin yan. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa atin yung kayo, yung mga YouTuber, yung mga vlogger na nakikilala na sa mundo. Obligasyon natin na maging mga asin tayo ng tao. Di ba, minsan natatangay tayo ng kasikatan natin. Bantayan natin mga sarili natin. So, yun, panalangin natin na gamitin tayo ng Diyos lagi. So, itong song na ginawa ko to nung nakatira pa ako sa jeep. Actually, at unti-unti nang nagkakatotoo ngayon. So, sana ito yung maging prayer natin individually sa buhay natin. So, all I share sa inyo to. Ang title nito, ginawa ko, gamitin na ako. Bakit kaya minsan ay parang kahirapan labanan ng mga pagsubok? Kahit na anong gawin, ako'y nadadapa pa rin.
Laging nagtatunay nitong mundo at ng damdamin. At bakit kaya nalalamig ang puso ko't tila nangangapang muli sa dilim. Ako'y nangangamba, baka mahulog at tuluyan ng mawala. Bingas na ngayon ako'y Jesus muli mong pag-alabin. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin at ipakita mo ang mga bagay na nararapat kong gawin. Turuan mo ako at pagtibay, isinusuko ko ngayon sa'yo't muling dinadala. Sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo, patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Salamat, Jesus, dahil sa iyo ako ngayon mayroon na ibang kapayapaan, takot at pag-aalala. Sa aking puso ay unti-unting nawala, dahil sa iyo ito'y nagbago na sa akin. O Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin at ipakita mo ang mga bagay na nararapat kong gawin. Turuan mo ako at pagtibayin, isinusuko ko ngayon sa'yo't muling dinadala. Sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo, patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako sa banal na layunin mo. Idulot mong makita ng buong mundo. Ako'y gamitin mong buhay na patutuo ng pag-ibig at kadakilaan mo. Isinusuko ko ngayon sa'yo't muling dinadala. Sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo, patawarin mo ako at ibalik sa tawan mo. Bilang isang ama, muli gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako. So ayan, maraming salamat po. Pagpalain kayo lagi ng Diyos yun. Big, big, big.